Hirap mag-isip ng bagong content na iba-vlog. Ano kaya ma-i-vlog? Ano kaya maganda? Hirap talaga. Makapag-tint lang nga muna ng kape, mas maganda para makapag-isip ako ng maayos. Init pa. Sarap din ng kape na natimpla na to. Sarap higupin nito. Sarap talaga. Makakapag-isip ka talaga ng content eh. Yun, may naisip na ako. T-shirt design. Para sa silkscreen. Gagawa ako ng ano? Ng t-shirt. Tapos yung design sa computer, gagawin natin. Papakita ko to. Ito yung iba-vlog ko. Ito yung magandang content. Ayos. Sabi ko na nga ba, kape lang solusyon para makapag-isip ng magandang content eh. Makahigup pa nga ng isa. Ah, suabi talaga. Yummy, creamy. Matapang, pero walang pait. Sarap. Sarap talaga magtimpla ni Mrs. ng kape. Gusto ko talaga tong kape na to. Ayos na ayos. Sarap. Ayos. Kaya ako si Joy. Bitin eh. Timpla pa tayo. 1, 2, 3, come on! Hoy, hoy, hoy! Welcome back to my channel! Yek at Work! Buhay Pintura, Arts Iba Pa! Naku, 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 mga ka-artworks! Special ang ating content ng gagawin natin ngayon. Dahil kung napapansin nyo, yung suot ko, ha? Kita nyo ba yung mga nandyan? Dahil ang content ko ngayon ay specially dedicated sa mga kapwa ko fans ng Beatles. At yun na nga, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng t-shirt sa pamamagitan ng silkscreen process. Okay mga ka-artwork, mayroon tayong tatlong steps na gagawin. Una, ay kung paano mag-layout sa computer ng design. Pangalawa, ay kung paano gumawa ng silkscreen. At pangatlo, ay kung paano ito i-print sa t-shirt. Okay, syempre mga ka-Beatles, hindi na muna mga ka-artwork. Mga ka-Beatles muna tayo. Ang una ko munang ituturo sa inyo, ay kung paano mag-layout sa computer ng design. So tara, let's go mga ka-Beatles! Rock and roll! Oops, 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 oops. Sandali, sandali, sandali. Huwag niyo muna palang makalimutang mag-subscribe, ha? At mag-like na rin kayo. Siyempre, click niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video. Mas marami kayong matututunan. Simulan na natin mag-design. Hanap muna tayo ng files ng ating gagawing design. Ayan. Okay, ang gusto ko yung medyo may pagka silhouette ng konti. Yung gagawin natin dito, hanap tayo. Ayan, open tayo ng folder. Ayan, ito, ayusin natin to. Yung apat na mukha nila, ayusin natin. Tapos ngayon, ay gumawa tayo ng new files at yung tamang sukat na gusto natin gawin. Ayan, gumawa tayo ng 13 by 16 yung gawin nating sukat inches. Yan, new files tayo. Ngayon copy natin itong design na napili natin, crop lang natin, tapos cut and copy and then paste natin dun sa size na design na gusto natin. Control T. Ay, hindi. Crop muna natin yung mga hindi natin kailangan. Yan.
Tapos kunin natin yung Beatles na logo. Cut. Cut natin. Tapos edit paste. Yan, tabi lang natin sa taas. Tapos, ayos natin. Isa-isayin natin siyang i-cut para ma-position natin ng maayos. Select lang natin si Paul McCartney. Tapos, cut. Edit paste. Ayan. Pesto natin siya. Sunod natin. Select natin si John Lennon. Ganun ulit. Cut. Tapos, paste. Okay, ganun lang ang gagawin natin. Cut, paste lang. Pumunta tayo dun sa edit. Tapos, cut, paste. Ganun lang. Cut, paste. Ngayon, tanggalin natin yung mga hindi natin kailangan. Lagyan natin ng background na black para lumitaw na siya. Yan, sinelect ko si Paul McCartney. Pinagpalit ko sila ng pwesto. Si George Harrison. Si Ringo Starr. Yan, tapos nilakihan ko lang. Beatles. Ayan na, maganda na ba yung forma sa inyo? Okay na ba yan? Okay, ayos pa natin ng konti. Select natin yung logo. Ayan, date natin ng konti. Hanapan natin ng magandang presto siya, yung proportion. Ayan, okay na ba yan? Parang hindi pa yata. Click nyo lang sa mga gusto nyong galawin na design. Kung anong layer o kaya sa image mismo, i-right click nyo. Pag gusto nyong galawin yung isang image, i-right click nyo lang. Tapat nyo din yung cursor. Right click. Tapos, yan, pwede nyo nang galawin. Yan, position natin ang maganda siya. Tingnan sa tayo. Perfect na. Pwede na siguro to. Laki natin ng konti si George Harrison. Kung gusto nyong ilaki yung image, pag nakatapat na siya sa gusto nyong image, i-right click nyo lang siya. Tapos Control T. Yan. Ngayon, save na natin. Save na tayo para kung ano man mangyari, nakasave na tayo ng image natin. Save. Okay. Next, JPEG. Save din natin siya as JPEG file. File, save as JPEG file. Yan. Kasi gagawin natin dito, i-invert natin siya. Para dun sa, kailangan gawin natin siyang negative eh. Para pag sinali natin sa t-shirt. So yan, pero dito, tignan muna natin maging itsura sa t-shirt. So kumuha ako ng isang pattern ng t-shirt para kung ano yung magiging itsura ng design natin, idadrag lang natin to. Yan. Select lang natin lahat ng image na ililipat natin dito sa t-shirt na kinuha natin pattern. Yan, drag lang. Yan. Tapos, Control T para lumiit yung design. Magalaw natin. Yan. Para
nakit natin dun sa pinaka pattern natin ng t-shirt. Control T lang yan. Mga ka-Beatles, gagawin nyo Control T. Tapos pwede nyo nang i-drag. May pwesto na siya sa gusto nating pwesto. Yan ang magiging kalabasan. Pwede na rin kung tutusin, black and white ang kulay ng t-shirt, di ba? Pero subukan natin lagyan ng kulay. Kada character. Kada ano. Si Jan Denon, gawin natin kulay red. So, ang gagawin nyo lang, magic wand. Magma-magic wand tayo kung gusto nating kulayan yung gusto nating kulayan. Pero tanggalin muna natin yung ano, yung mga excess ng mga black. Ayan. Tanggalin natin si Paul McCartney. Ah, si Jan Denon muna, si Jan Denon. Gawin natin red. Magic wand lang muna gawin natin. So, kada isang part ni Jan Lennon, seselect nyo lang ang magic wand. Shiship nyo lang. Makakan nyo lang yung ship. Tapos magic wand. Tatapalayan yung gusto nating kulayan. Pero tanggalin muna natin yung ano, yung mga excess ng mga black. Tanggalin natin si Paul McCartney. Ah, si Jan Lennon muna, si Jan Lennon. Gawin natin red. Ayan. Magic wand lang muna gawin natin. So, kada isang part ni Jan Lennon, seselect nyo lang ng magic wand. Shiship nyo lang. Pangakan nyo lang yung ship. Tapos magic wand. Tatapat nyo lang dun yung, kiklik nyo lang. So, pagka na meron na lahat kulay, kulayan na natin siya. Ayan. So, yun. Nalis natin yung isang layer para lumini siya. Hinaid natin yung isang layer. Pasunod natin si Jan Denon, si Paul McCartney. Seselect lang natin lahat ng part ng puti ni Paul McCartney. Shiship nyo lang. Pindutin nyo yung ship habang minamagic wand nyo. Tapat lang dun sa image na gusto nyo kulayan. Tapos mag new layer tayo. Kailangan nyo mag new layer pag magkukulay na kayo. Yan, yellow ang gamitin natin sa kanya. So, pagka magkukulay na kayo para hindi mabura yung original file nyo, mag-new layer kayo kada image. Tapos, i-hide lang natin yung original layer ng Paul McCartney na yan para malinis. So, ganun din kay George Harrison. Select lang natin, right-click para ma-shortcut natin yung select sa image na gusto natin. Ganun din, magic wand. Yellow-orange naman ang gagawin nating print sa t-shirt kay George Harrison. So, ganun lang. Ganun din kay Ringo Starr. Right-click. Tapos, ship. I-click nyo yung magic wand. Kailangan nakapindot kayo sa ship habang kiniklik nyo yung magic wand sa gusto nyong kulayan na image. Tapos yellow green natin si Ringo Starr para medyo mag-modern yung design natin. Yan, ganyan. Tapos hide uli. Okay, hide. Okay, save na natin. Para ano naman mangyari, nakasave na tayo, biglang mawala ng kuryente, kailangan save kayo ng save. Ayan, para may master copy na tayo. So, gagawin na natin yung pinaka-pattern na ng t-shirt. Yun, pinakita muna natin
pinakita muna natin yung ano magiging itsura sa t-shirt, di ba, kanina. Ngayon naman, gagawin na natin yung pinaka-pattern ng t-shirt na seat screen na gagawin natin. So, kailangan i-unsharp natin, unsharp mask, para maging sharp lahat ng mga edges niya. Mag-unsharp mask tayo. Para hindi blurred yung mga gilid. Oh, tignan nyo. Ayan, yung mga... Ayan, para maging sharp yung mga gilid niya. Kanina, blurred lahat yan eh. Ngayon, ginamit natin unsharp mask para ma-sharpen yung mga edges ng image natin. So, ganun. Okay. Ganun lang gagawin natin. So, next ay... Yun. Kung makita nyo, i-invert lang natin siya. Yan. Invert. Para maging negative siya. Yan. So, ganun lang. Para maging negative. Save na natin. Para magkaroon tayo ng master file ulit na naka-invert na siya. As JPEG file. Para safe tayo lagi. Ayan. So, yes. Lagyan lang natin ang title. Okay, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ilalim ng mga tanong nyo. Para, ano, ayan. So, kasi ang design natin, hindi siya kasya sa 8.5 by 13. So, ginawa ko, hinati ko yung 8.5 by 13 sa dalawa para maging 13 by 16 inches yung maging design natin. So, ang una natin i-print, yung upper side niya, yung taas niya, para maging, kasi hindi nga kasya eh. Ayan. I-print natin siya. Ayan. Kailangan black na black siya. Yung pinakamatingkad ang gagawin nyo. Pag nag-i-print kayo, isagan nyo yung ano, yung... Depende sa printer na gagamitin nyo. Dito kasi sa akin, L120 ang gamit ko na printer. Oo, oh, yan. Not ready pa. Kailangan lang i-on yung ating printer. So, pero okay lang. Pag on natin yan, magpiprint na yan mamaya. So, yun lang. Okay, yung next part. So, magiging mangyayari nyan, dalawang hati ang mangyayari para lang mabuo natin yung 13 by 16 na design natin. Kasi ang papel lang natin ay 8.5 by 13. So, para mabuo nyo, pagduduktongin natin siya. Para maging 13 by 16. So, print lang. Print lang natin siya. Yun lang ulit. Hindi pa kasi naka-on yung printer ko ngayon. Mamaya, i-on ko to. Pag on ko nito, automatic magpiprint na siya. Oh, mga ka-Beatles! Nasundan nyo ba? Natuto ba kayo? Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong magkatubiling mag-comment down below. At willing akong sagutin ang lahat ng mga katanungan nyo. At muli, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa Session 2. Dahil ang Session 2 natin ay kung paano gumawa ng silk screen. Bye! Sir! Oh! Dali! Yung kape mo! Oo nga pala, yung kape ko. Eh, inom na ako. Resto ka ulit, katulad kanina. Lumutin mo na. Sarap talaga ng kape na to. Sarap ah. Makakaisip mo niya ako nito sa susunod ng content. Diba?